Sa kung paano nga ba pumunta sa Boracay Island mula sa Maynila. Siyempre, nakapaloob na dito ang mga kakailanganin nating requirements, mga babayaran at mga transportasyon. Bukod pa roon, aalamin din natin ang iba't ibang aktibidad, lingwahe at mga isla na pwedeng-pwede nating puntahan. Para sa requirements, narito ang dapat dalhin. Vaccination card, hotel booking confirmation, complete online health declaration, apply tourist QR code clearance, download TRACE contact tracing, S-Pass, airplane ticket, pwede rin magbarko, ID, dapat nakalagay ang yung complete address, travel pass, at mga gamit na 7 kilos lamang ang bigat kung sa aeroplano sasakay. Unang-una nating destinasyon ay sa NAIA Airport. Dito kami sumakay at pinili ang AirAsia Airlines. Nasa 30 to 45 minutes lamang ang biyahe pang himpapawid at lalapag na kayo agad sa Boracay Airport. Pagkalapag nyo ay kakailanganin yung sumakay ng tricycle papuntang Jetty Point. Ibigay lang ang hinihinging requirements at babayaran katulad ng boat fee na 40 pesos at environmental fee na 100 pesos kada katao. Pagkatapos ay sasakay kayo ng bangka papuntang Cagbanport kung saan sasakay kayo ng e-trike na nagkakahalagang 150 pesos papuntang hotel na binook nyo. Nagbook kami sa World Space. Bukod sa affordable na at friendly ang staff, malapit lang dito sa Boracay Beach. Lalakarin lang and boom, pwede ka nang umawa. Ang Boracay ay makikita sa probinsya ng Aklan, rehiyon ng Western Visaya. Kaya ang pangunahing dialekto nila ay Visaya, na may tatlong barangay. Ang Lapak, Balabag, at syempre yung Manok-Manok kung saan kami pumunta. Kung mga souvenir party, mga kainan ng hanap mo, marami yan sa gilid-gilid ng Boracay Beach. Nandiyan na rin nakatayo ang mga 5-star hotel nito. Subalit kung ang mga aktibidad naman ng hanap mo, heto ang mga pagpipilian mo. Banana floating, fly fishing, helmet diving, island hopping, UFO ride, snorkeling, paddling, jet ski, mermaid swimming, scuba diving, parasailing, cliff diving, ATV ride, massage, at syempre hair braid. Bukod pa riyan, maaari ka rin pumunta sa ibang mga isla tulad na lang ito, Buka Beach at Boracay New Coast kung saan mag-arikila kayo ng e-trike na nagkakahalagang 500 pesos kada oras. Sobrang bigat talaga ng mga gastos sa bulsa kaya dapat kung lalakwatsa man ay may sapat na pera. Subalit ang lahat ng ito ay talagang sulit na sulit lalo na ang white sand at malinaw na tubig ito. Lalambot pa ang balat nyo dahil sa buhak. Hindi rin uso dito ang mga marites at mga judgmental sa Boracay. Pwedeng-pwede kang umaura, magbikini o maging ikaw. Kung ako ang tatanungin bukod sa Boracay Beach, ang talagang binabalik-balikan ng mga turista sa lugar na ito ay ang mga aklat. Tama ang mga tao na talaga namang mukhas palag ng i-welcome. Kaya ano na, tara na dito sa Boracay Island. Mga lakwatsera at lakwatsera, saan naman kaya ang susunod nating destinasyon? Tara't samahan niyo ako.